New monetization requirements na 5,000 public watch hours in the last 12 months at 10,000 subscribers simula sa January 1, 2021. Saan ba nanggaling yung fake news na to? Panoorin mo to. Hello, my name is Kelvin Clint Quinto. Welcome to my channel. At ngayon sa video na ito ay pag-uusapan natin kung saan ba nanggaling, okay? Kanino ba nanggaling yung fake news na to, okay? Yung bagong monetization requirements ni YouTube. Kasi nga, di ba, yung monetization requirement ngayon is 4,000 public watch hours lang at 1,000 subscribers, di ba? So, etong kumakalat na fake news ngayon ay sinasabi na sa January 1, 2021 is magiging 5,000 public watch hours na in the last 12 months at 10,000 subscribers. So, gumawa ako ng sarili kong research at ngayon ipapakita ko sa inyo kung saan ba talaga nanggaling yung fake news na to. So, punta tayo sa YouTube account ko. Ayan, so pag tinype natin tong new requirements for YouTube monetization 2021 at click natin tong search icon. Ayan, so iisa-isahin ko ah. Unang-una kong napansin is puro Pilipino. Okay, puro Pilipino yung lalabas sa search result. Ayan, di ba? Puro Pilipino na mga vlogger. Okay? So ayan, ang dami. Meron akong nakita dito, dalawang Indian yata. Pero bago lang din, okay? Siguro napanood lang din nila. Okay, ayan. So eto. Saan ba 'yon? Balik tayo sa taas. Ayan, so dito tayo magpo-focus sa tatlong to. Pero kanina, pinanood ko na lahat to. Okay, lahat ng mga yan. Pinanood ko yan. So, parang wala sa kanila yung, hindi sila yung source. Okay, hindi sila yung source ng fake news na to. Pero bago ang lahat, okay, kung sino man yung babagitin ko mamaya, wala akong personal na galit sa mga YouTuber, sa mga vlogger na to. Actually, hindi ko sila kilala at minsan pinapanood ko pa nga yung mga video nila kasi lumalabas sa recommendation ko, okay, sa YouTube. So dito sa tatlong to, sa nangunguna na to, si Leomar Bailin, okay, yung pangatlo na to, siya yung may pinakamaraming views at siya yung unang-unang nag-upload nung April 16. Okay, malamang tong mga to, tong mga gumawa ng video din, malamang nakasubscribe sa kanya or nakita lang nila sa recommendations din ni YouTube na mayroon siyang vlog tungkol dito nga. So, nung pinanood ko lahat yan, eto dito kay Leomar Bailin ko nakita yung merong source, okay, kung saan nanggaling yung kumakalat na picture. Oh. Na yun nga, yung bagong monetization requirement is 5,000 watch hours at 10,000 subscribers. So, ngayon, click natin, tingnan natin. Ayan, so dito sa baba, okay, nakalagay yung source, okay, yung link ng source. Kung saan siya bumasi ng vlog niya na to. Ngayon, pag kinlik natin to, okay, yung source na yan. Ayan, so eto yung pangalawa kong napansin. Facebook page niya rin. Okay, so yung source, siya rin. Okay, so hindi niya nilagay dito kung saan ang galing yung image na to. Okay, yung screenshot na to. Okay, so ayan yung screenshot nga. Have more than 5,000 valid public watch hours in the last 12 months starting January 1, 2021 saka have more than 10,000 subscribers. So nakalagay lang sa description, here's the proof. So wala namang nakalagay kung saan yung source talaga ng screenshot na to. Okay, so ibig sabihin, siya yung source. Okay, nagets nyo? Kasi dito nakalagay sa video niya, okay, sa description, source. Siya rin mismo yung nagsabi dyan sa description, okay, na siya yung source. Diba? So, yun yung pangalawang napansin ko. At pangatlo, yung mga comments, okay, ang mapapansin natin, ang daming comments, ayan, meron pa nga, hakot views, Leomar Bailin, fake news. Okay, so, wala siyang sagot, okay? Lahat ng comment dyan, mapapansin nyo, wala siyang sinagutan. Ganon din dito sa YouTube comments, okay, sa video niya. Ang daming comments dyan, umabot nga ng 26,000, ayan. So, wala rin siyang malinaw na paliwanag, okay, kung saan nanggaling yung screenshot na yon. Pero, i-clear ko lang, ha, wala akong personal na galit kay Leomar Bailin. In fact, nanonood pa nga ako ng mga videos niya, okay, kasi lumalabas nga minsan sa recommendations, okay, sa YouTube. Maganda, napaka-informative yung mga videos na ginagawa niya.
Okay, pero ito lang isa na pansin ko, medyo hindi lang clear yung pagkapaliwanag niya, okay? Kasi nilagay niya dito mismo yung source, okay, na siya. Okay, siya yung source ng fake news na to. Kaya kung mapapanood niya man to, gusto ko maipaliwanag niya na maayos kung saan niya nakuha yung screenshot na yon. Okay, dahil napakadaling gawin. Okay, napakadaling i-edit lang yan ngayon. In fact, gumawa ako kanina ng sample. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, so ito yung ginawa kong sample kanina, di ba? Ayan, na-edit ko siya. Okay, so kung kahit gawin ko yung 8,000, 9,000, okay? Then, 10,000 subscribers. Okay? So, malamang sa kanya, sa cellphone niya ginawa. Okay, try natin. Halimbawa, sa mobile view. Okay, so, tingnan natin. Ayan, so eto, pwede ko na siyang i-screenshot, okay? Then, ikakrap ko lang at ipipaste ko dun sa original, which is, eto nga, okay? Halimbawa, eto yung fake na ginawa. Ayan, pwede kong i-crop yung ginawa ko, then ipipaste ko rin dito, matatabunan to. So, napakadali siyang gawin, okay? I-fake. At eto, yung pang-apat ko na napansin is, eto yung ginawa niya. Kung mapapansin mo, yung pinatong niya dito is naka-bold. Okay, naka-bold. Which is, eto dapat, okay? Hindi naka-bold yung mga text. Diba? Kung papansin mo, naka-bold dito yung sa kanya, dito sa baba, hindi. So, yung original is hindi yan naka-bold. Tingnan nyo to. Ayan, so eto, in-screenshot ko kanina to sa cellphone ko. So, ganyan dapat, okay? Hindi naka-bold yung text. Ayan, kung titingnan nyo, naka-bold yung text niya. At, panglima, walang underline yan, okay, yung link sa YouTube. Kung titingnan mo yung original, ayan, walang underline. Okay? So, yan yung panglima. So, yun nga, yun yung mga napansin ko, okay? Yun yung limang napansin ko kung bakit nasabi ko na fake news siya. Okay? Kung gusto nyong malaman yung latest na update kay YouTube sa kanyang monetization requirement, nilagay ko na yung link sa ilalim ng video na to. Okay, so click nyo lang yan para makita nyo yung latest update sa YouTube monetization requirements. At para naman kay Leomar Bailin, okay, hindi ko ginawa yung video na to para siraan ka or ano pa man. Dahil yun nga, in fact, nanonood din ako ng mga videos mo at nakakatulong talaga siya, napaka-informative. Pero eto lang, gusto lang, syempre, yung mga tao gusto nilang ma-clear, okay, maliwanagan kung totoo ba or hindi, okay, kasi doon sa description nga, nilagay mo yung source na ikaw din mismo yung source. Okay, so ibig sabihin, ikaw yung source ng fake news. Diba? So kung mapapanood mo yung video na to, paki-clear na lang, pwede mo akong i-PM or ano, kung meron kang proof kung saan mo talaga nakuha yung screenshot na yon, na mas maganda. At oo nga, nagbigay ka rin naman ng konting motivation, okay, doon bago matapos yung video mo, which is maganda din. Pero syempre, yung una nilang narinig, na yun nga, nakakalungkot talaga, parang nakaka-discourage na, okay, na mag-vlog, lalo na yung mga nagsisimula pa lang. At hindi alam kung fake news ba o hindi, hindi marunong mag-research, hindi alam kung paano tingnan yung YouTube monetization requirement, di ba? So parang mawawalan sila ng gana, okay, na mag-vlog pa, dahil napaka-taas na ng requirements ni YouTube pag ganon. Okay, so yun lang. Hanggang dito lang yung video na ito. Ulitin ko lang, wala pong katotohanan yan. Ha? Okay, walang katotohanan yung bagong monetization requirement na mangyayari sa January 1, 2021. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click na ang subscribe button. Okay, pati na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong YouTube tips at tutorials ko. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. See you on my next video. We'll be right back.